The answer is no, and maybe yes at the same time. Sige. Hello everyone, kamusta? Hello, hello mga ka-Arki. Oh, mga ka-Arki, we have a new episode this week. So, kamusta Marion? Okay ka naman dyan? Mabuti naman dito sa Pilipinas matapos bagyuhin. Oo nga. Kamusta naman ang panahon dyan sa SG? Ayun, umulan nung 2 weeks, tapos ngayon sunny na. So, hopefully, isend namin yung sunshine dyan sa Pinas. Para safe na lahat. No? Sige. So, ano yung itatalk natin ngayon, Marion? Ano yung pinag-usapan natin? Nako, yaman din lamang at ikaw ay nasa SG at marami tayong mga ka-Arki dyan sa Singapore at sa iba't ibang panig ng mundo. Tingin ko dapat nating pag-usapan din, no, yung pagdating sa insurance, no? Oh, insurance na naman. Mamaya controversy na to, ha. Natakbo na. Gusto mo bang sumikat? Wag na, wag na. Sige, go. Ano yung sa isa bang OFW o Pilipino na nasa abroad, pwede ba siyang kumuha ng insurance mula sa isang provider dito sa Pilipinas habang nasa abroad siya? Controversial topic yan, ah. Mamaya, mawala na sila ng tabaho. This is sabihin natin. Sige. Ayan. So, yung topic natin today is, can OFWs get insurance from an insurance agent from the Philippines? Yan. Sige. Discuss natin yan. The answer is no. And maybe yes at the same time. Sige. Unahin natin yung no. No. Bawal siya dahil insurance companies in the Philippines highly encourage OFWs to go home and sign. Simply because hindi natin alam yung mga insurance laws sa iba't ibang bansa. No? Ano ibig sabihin yan? For example, let's say I go to Japan. No? Very close country. Sa Japan, as far as I know, but you can check via Dr. Google or sa lawyers, hindi ka pwede kumuha ng insurance company outside Japan habang nasa Japan ka. Okay? Ibig sabihin, if you're in Japan, kailangan dyan ka lang sa Japan kukuha. Dahil masyadong strict and highly competitive yung insurance companies dyan. No? So, pero iba naman yung case if you go to South Korea, if you go to Singapore. But more or less, the same pa din. No, you really need to fly in to those countries to get the insurance there. So it also applies here sa Philippines. Ay, there in the Philippines, not here. I mean, in Singapore. So there in the Philippines. No, so you really need to fly home and sign. Why? Because yung claims, in terms of claims, baka makaproblema. Kung malaman ng insurance company na nag-sign ka abroad, so automatic void siya. Because ayaw nila ng conflict of interest with other countries. Yeah. So to our mga ka-Arki nasa abroad, I hope that's very clear. Because kung hindi pa yan clear, review na lang yung video tapos mag-consult na kayo sa lawyers niya, no? Para mabilis yung usapan. Sige. Yan yung... Paano naman, Adriel, yung mga nag-offer ng insurance na through online ng application? Tingin mo ba pwede it yun? It applies the same thing. Same thing. Hindi porket online siya, automatic na from SG ako, kukuha na ako ng insurance company kasi may online application naman. Same pa din. Hindi dapat nag-transcend yung online sa physical. Yung online kasi ngayon can be a means to make things like smoother conversations dahil sa COVID, but that is actually an issue that has been ongoing in the Philippines, lalo na sa insurance companies na. Kaya minsan, hinihingi yung timestamp sa Google Chrome. Because sa Google Chrome kasi on yung location mo. So minsan hinihingi yun to ensure na nasa Pinas ka. Okay?
because if nalaman ni insurance company na sa abroad ka, hindi i-recognize yung application form kahit may signature na. I-decline yan. So please be careful, no, in signing the insurance forms and claims. Kung may nag-a-alok sa inyo galing Pinas tapos nasa abroad ka, you can opt to say no. Please don't be shy to say no. Yan kasi yung mga weaknesses natin eh, hindi tayo marunong mag-say no. But please say no to that person and maghanap ka na ng iba. Or hintayin na makabalik ka kung ikaw ay OFW, hintayin mong bumalik ka muna dito sa Pilipinas bago mo pinmahan yung policy na yun. Or better yet, kumuha ka na lang dyan kung saan ka, kung pwede. Oo, no? Kung nasa Thailand, Korea, baka naman may provider dyan, kukuha na siya doon. Yes, better. Or in terms of regionality, kung pwede na maglipad, kung pumuntang dito Singapore, mag-close dito. Ganun pa din yung story. You have to fly into the country. So, I highly suggest dyan na talaga where you are living. Okay? Now, for those who are planning to go home to the Philippines, that is a different subject altogether because that is part of retirement planning already. So, mag-consult-consult na lang tayo. Send na lang ng email sa admin@arki.com. Good. Oo. So, mga ka-Arki, no? Sa napakarami nating ka-Arki sa iba't ibang panig ng mundo, sana may natutunan kayo sa ating Mr. Acute Numista. Ay. Oo. Ayan, nami-miss na natin siya, no? Yung mga nasa ibang bansa dyan, kahit meron tayong budget, pambili ng insurance policy, alam natin na importante yan. Hinay-hinay lang kasi may mga iiwasan tayo para hindi magka-problema sa claims. Tama ba, Adriel? Yes. Okay. So that's the long explanation sa no. Sige. Punta naman tayo sa yes. No? Kailan pwede yung yes? Yes kapag bumili ka diretso sa insurance company mismo. Mm-hmm. Gets ba? So like for example, I think AXA is doing this, no? I'm pretty sure. Like pwede kang bumili sa website nila. Kung dumiretso ka sa website nila at doon ka bibili, okay lang. Because the insurance companies know na ikaw yun and they will provide the necessary documents to make sure na transparent yung process at yung pag-fill up ng forms, okay? Iba kasi yung treatment kapag may middleman versus direct, no? For example, for my case, kumuha ako ng international student health insurance in France, no? Mm-hmm. Tapos I did it all online, tapos na process siya. So, that alone gives me an idea na pwedeng international sales, but you have to go to the website itself. Hindi pwede through an agent. Oo. So, linawin natin no, yung kanina, yung online application, kapag kunwari merong financial advisor dito sa Pilipinas, pwede naman scan copy, ganyan. Send ko sa'yo, send back to me, tapos okay na yan. Hindi pala pwede yon. Yan, hindi ang pwede. Ang sinasabi mo, Adriel, kung mga ka-Arki, no, kung tayo nasa Singapore, right, at gusto mo magkaroon ng insurance policy, dumirekta ka na dun sa insurance provider. Mm-mm. If the insurance provider says na kailangan mo mag-physical presence, that's already like a big sign na kahit pwedeng online, you still need to go to the ano, to the region or to the country. So you can like X that in the list of insurance, yung mga naghahanap ng insurance. So this company X, so dahil kailangan pang pumunta, then you check on the next na insurance company. Ganun mag-insurance scouting kung online. No? See which companies pwedeng ano may pwede mag online form, pwede mo siya i-fill up tapos doon na siya. Like there diretso na 'yan na wala nang middle agent. Ayan. So mga ka-Arki, sana may natutunan kayo, no? Online application through or directly doon sa insurance company kung sa bansa kung nasaan kayo. Or directly online application through the insurance provider, pwede naman 'yan. Yes. So I think we said a lot now. So let's recap kung ano yung na-discuss natin. So for OFWs looking for insurance and planning to buy here in the Philippines, bawal mag-sign abroad. So that's one. So what are your options? So your options is you fly home to the Philippines at mag-sign ka dito. Number two is to get there
where you are right now. So if you're from Italy, get an Italian insurance. If you're in France, get from, of course, a French insurance provider. If you're here in Singapore, get here na in SG, no? If, let's say, yung third option, which is the yes, you can go directly to the website of the insurance company you want to get an insurance policy from. Tapos see kung pwede mag-online application. Kung wala, then that's a sign that you have to fly home or find somewhere. So yun yung three options mo. Oh, so meron ng isa pang agenda ang ating mga ka-Arki pag uuwi dito sa Pilipinas, maliban sa makipagkita sa mga kamag-anak, ay kumuha ng policy habang nandito sa Pilipinas. Yan. Ayun. Sige. So I think that's it na for today. I think we've discussed a lot. So if you have any more questions or inquiries, you can always email us at admin@arki.com. No, tapos sa mga ka-Arki natin dito sa Singapore, nandito lang ako somewhere in Singapore. So message me if you want. So magkape tayo, mag-meet up, whatever. Pero dapat sa free time ko. Mahirap mag-ano. Mag-meet habang nag-aaral. Yan. Okay. So sa mga fans ni Adriel dyan sa Singapore, hanapin niyo lang siya. At sana nag-enjoy kayo dito sa video namin. Yes. So if you like, no, this video, please give it a thumbs up. And don't forget to hit that subscribe button and smash that notification bell so that you won't miss a thing. And of course, goodbye, Marion. See you in the next video. Ingat mga ka-Arki. Bye. Ingat. Bye-bye.